もしもし。Hi guys, welcome to my channel. Today's episode ay pupunta tayo sa hair salon. Magpapagupit yung anak ko. Bago natin ipagpatuloy yung ating episode, please don't forget to like, share, and subscribe. Nandito na tayo sa parlor, waiting tayo kasi 12:30 pa yung ating reserve. Ito yung kanyang buhok ngayon. Mamaya, katapos niyang magupitan, ipapakita ko yung after. Ito yung ngayon. Habang naghihintay tayo sa kanya, dito muna tayo sa waiting. Dati, almost every month siya nagpapagupit. Pero dahil nagka-COVID, ayan, medyo mga isang beses na lang every 2 months. Talagang mahilig siya talaga sa fashion, pati yung kulay ng buhok niya, madalas niyang pinapakulay. Nung naglalakad pa siya, ayun, madalas siyang nagpapaayos ng mga ng buhok niya. Meron talaga siyang stylish na nakatoka para sa kanya. Pero nung nagkasakit na siya, medyo nabawas-bawasan na yung pagpupunta niya sa salon. Kasi nga, hindi na siya makapunta ng mag-isa. Mahilig din siya sa fashion. Mahilig din siya sa pagpapaganda ng skin. Mahilig siyang bumili dati ng mga kung ano-ano mga product na pagpapaganda ng skin. Yun talaga yung hobby niya. Tsaka ang mga type ng mga skin, pinag-aaralan niya dati. Hindi naman siya doctor or whatever. Basta hobby lang niya na pagandahin yung skin niya. Tsaka mahilig din siya sa fashion, sa damit, ganyan. Tapos yung style ng buhok niya. Ngayon, hindi na niya ma-stylean yung buhok niya kasi hindi na gumagalaw yung mga kamay niya. So, abangan na lang natin kung anong kinahinalat na ng kanyang buhok sa ngayon. Wait lang tayo dito. Isa pa yan kaya siya nai-stress. Malaking stress niya yung hindi niya mapaganda ang sarili niya. Katulad ng buhok niya, hindi niya mapaganda ang sarili niya, hindi niya ma-style. So, lagi na lang simple yung kanyang buhok, hindi na nai-style. Pero, madalas pa rin siyang magpagupit. So, ang nagkukulay sa kanya, ako na lang. Sabi nga niya, mag-aral akong magkulay. Para makulayan ko siya, kasi nga, diba, hindi siya basta-basta makukulayan sa parlor. Kailangan talaga may specialist na parlor para sa katulad niya na hindi nakakagalaw. Yun ang gusto niyang kung meron mga ganun ng parlor, mas maganda sa para sa mga katulad niya na mahilig mag-fashion. So, sa mga kabataan, kahit naman may edad na, kung talagang meron kayong gustong gawin, kahit na hindi na kayo nakakagalaw, whatever na kung anong sakit meron kayo, ipagpatuloy mo pa rin kung anong gusto mong gawin sa buhay. Katulad sa kanya, kahit na ganyan na siya, na hindi nakakagalaw, ipinagpapatuloy pa rin niya at talagang pinicare pa rin niya ang sarili niya. Hindi niya makcare ng sarili niya, siya lang mag-isa. So, ako ang nag-care sa kanya ng gusto para lang hindi siya maging low siya. Kasi, ang sabi niya, ayun niya, baldado na nga siya, tapos magbubit-bubit pa siyang tignan. Hindi maganda yan, di ba, na example sa mga kanilang tulad niya. So, kung kayo may ganitong sakit din, hindi nakakagalaw, ituloy niyo pa rin kung anong gusto niyo doon sa buhay. Siya, hindi siya nag-i-stop na mangarap na one day,
gagaling din siya at makakagalaw, makakalakad katulad ng dati. Sana maging, kung kayo na nanood nito, magiging ma-inspire kayo sa ginagawa niya at pakikipaglaban niya sa sakit niya. Pero umaasa pa rin kami na one day babalik din siya sa dating paggalaw, paglakad. Kanya. Nandito na kami sa bahay. So, ito yung kanyang ipinagawa. Pinabawasan niya, ay pinatanggal, ay, nagpakariyage siya. Ayan. Kariyage. Tapos, sa likod naman ay, ito. Pinabawasan niya lang ng konti yung sa baba. Kasi, ipapagawa daw niya na parang, para matalian niya dito, at gagawin niyang parang samurai. Tatali niya dito. Ganyan. Yan ang after. Dito na nagtatapos ang ating video for today. Abangan niyo ulit ang mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching! Bye!